Kaya ganda pagmasdan ng ating katubigan, mayaman sa kalikasan at malinis na tunay. Mga katubigang nagbibigay hanap buhay at pang-araw-araw na pagkakakitaan, lalo na sa mga kababayang nakatira malapit sa pampang. Ang paghuli ng mga yamang tubig at pagbebenta ng mga ito ay siyang dahilan kung bakit maisda sa ating mga hapag at pinagkukunan ng protina. Labis na nababahala lalo at laganap na ang paggamit ng blast and poison fishing. Malapit din ako sa dagat at nasaksihan ko na paunti-unti na ang huling isda. Kahit na maghapon ka pa sa laot ay wala pa rin at hindi sapat. At andun ang aking pangamba na baka dumating yung isang araw na ni isang isda ay wala nang mahuli. Maging ako ay sang-ayon rin sapagkat malapit din kami sa ilog. Ang ilog na dating sagana ay bilang nasa itong palad ang makukuha. Kaming mga dukha, wala naman kaming ibang paraan para makahuli ng sapat. Nang sa gayoy, makapag-aral ang ating mga anak at makakain. Sino ang ating sisihin? Paano na ang kinabukasan ng ating mga anak? Pre, wala na naman tayong huli. Isang kahig isang tuka na naman kami. Yung anak ko nga nagkakasakit dahil sa inuwi kong isda kahapon. Hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng pambili sa pang-araw-araw. Pre, magdinamitan na lang kaya tayo. Pre, hindi yan ang solusyon. Hayaan mo na lang natin ang mga isda na magpakarami, di ba? Upang sa ganon, susunod na araw, meron tayong makukuha. Yung anak mo nga, pre, nagkakasakit. Ayon sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong linggo, may tatayang aabot sa kalahating ektarya ng coral reefs ang nasira sa baybayin ng Maginhawa dahil sa pagdidinamita ng mga mangingis daroon. Ayon sa pagsusuri, isang pawikan ang naitalang sugatan, samantalang 2 dolphin naman ang nasabing nasawi sa mga gawaing ito. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Arman Butangin, nagbabalita. Ang mga nakatagong kayamanan sa ating katubigan ay nanganganib ng maubos. Kung patuloy natin itong ginagawa, marahil wala nang matitirang kayamanan sa susunod na henerasyon. Marahil ito na rin ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya, na dati-rati ay bansang ating kinagisnan ay mayaman sa katubigan. Habang may nabubuhay, may oras pa. Habang may lumalangoy pang isda, sama-sama nating pahalagahan ang likas na yaman na nagbibigay sa atin ng buhay. Mula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog na ng araw.